Magandang araw po sa lahat ng ating mga SSS pensioners. Gaya nga po ng sabi ko, hindi po ako magsasawa at paulit-ulit ko po kayong papaalalahanan po tungkol sa inaasikaso niyong annual confirmation of pensioners ngayong 2021. Babala po at paalala po sa ating mga senior citizen SSS pensioners. Dahil base po sa mga nababasa po natin ng mga comment, meron na po mga SSS pensioners na mga senior citizen ang naghulog daw po sa Dropbox ng mga SSS branch dahil sinabihan daw po sila ng security guard doon na okay na daw po yung ACO form at yung 2 valid ID at hinulog na lang po nila sa Dropbox ng SSS. Disclaimer lang po mga lolo at lola, mali po ang gagawin po natin na ihuhulog po sa mga Dropbox ng mga SSS branch na hindi po kumpleto ang inyong requirements po sa ACO. Dahil po, ang SSS ay nagbigay na po ng napakalinaw po na mga requirements po sa kanilang Facebook page kung ano ang kailangan nyong kumpletuhin. Hindi lang po basta ACO form at valid ID at ilalagay nyo na po sa envelope at basta po sinabi po ng security guard doon sa SSS branch at ihuhulog nyo na po. Malaking pagkakamali po yan. Dahil pag chinek po yan ng SSS at hindi po kumpleto at nakalampas na po kayo sa deadline nila, maaari pong maputol ang inyong pension. Dahil ang SSS po sa kanilang Facebook page ay hindi po nagkulang sa atin na maglabas ng paalala, naglabas ng mga guidelines at kung ano ang mga requirements at kung saan nyo ipapadala. Malino na malinaw po ito at tinutulungan ko rin po kayo kung paano po ang inyong gagawin. Kaya pakiusap po, huwag po tayo maguhulog sa mga Dropbox sa mga SSS branch na hindi pa po kumpleto ang inyong annual confirmation of pensioners na requirements. Dahil ang iba po, kapag sinabi na po ng ibang tao na okay na po yung 2 valid ID at ang inyong ACO form at ihuhulog na po doon, huwag nyo pong gagawin yon. Dahil hindi pa po kumpleto ang inyong requirements. Dahil maraming sa ating mga SSS pensioners ang nagtataka bakit kailangan pa ba ng isang litrato na kasama yung TV news na latest na may date at saka yung dyaryo. Ipapaliwanag ko po ulit. Dahil po wala pong walk-in. Dahil before po mag-pandemic, wala po to. At dahil ngayon pong pandemya, wala pong walk-in transaction sa ACOP, kailangan po nila magpatupad ng bagong requirements na isang litrato na kasama ang latest headlines at mga newspaper na may kasamang news. Ano ba ang purpose nito? Ang purpose nito ay para mapatunayan na kayo ay buhay pa sa kasalukuyan. Pakiusap po aking mga lolo at lola, maawa po kayo sa sarili nyo dahil ito na lang po ang inaasahan nyo na pension para sa inyong araw-araw na pamumuhay. Kumpletuhin po natin ang ACOP. Hindi po ako magsasawa araw-araw na mag-post ng mga video sa Facebook page ko para matulungan ko kayo hanggang lahat po tayo ay maasikaso nyo na po ang ating annual confirmation of pensioners. Dahil napaka-importante po na ito at kailangan po ito ng SSS para mapatunayan at ma-update sa system nila na buhay pa yung mga totoong pensioners na nakakatanggap ng mga benepisyo. So malinaw na po mga lolo at lola, uulitin ko po ulit, huwag na huwag po kayo magpapasa o maguhulog ng inyong requirements sa ACOP ng hindi kumpleto. Dapat po siguraduhin na kumpleto po yung ipapasa o yung huhulog nyo ng mga requirements sa mga SSS branch kahit email po. Maraming salamat po and God bless everyone.